Okay, the topic for today is how to automatically add the permission. So first is input setup. Setup natin po itong commission payable under current liability at saka commission expense. Under expense, no? Tapos, create tayo sa item and services. And ito, under other charges, pangalanan natin ng commission expense. Tapos, ilink natin dun sa account na ginawa natin, expense, no? Halimbawa, ang commission ay 5%. So, expense negative 5%. Ganun din naman ang gagawin natin sa commission payable. Other charges, commission payable, ilink natin dun sa current liability natin na ginawang account, payable, pero this time, positive 5%. Tapos, gawa tayo ng item at saka services. So, pag services, gawa ta halimbawa, nag-offer tayo ng services. So, under services, ganyan lang kasimple. Sales, na? Tapos, gawa tayo ng isang item. Item 1, inventory part, 500 ang cost, 800 ang sales. Now, pag na-set up na natin yan, kailangan natin i-group. So, gawa tayo ng under group item 1. I-edit natin to, piliin natin sa taas ng types group. So, pangalanan natin siyang group item 1. So, kung ilan piraso yung item 1, idagdag natin itong commission at saka payable. So, hindi mo na malalagyan ng quantity kasi other charges yan. Okay? Ganun din naman sa services, edit mo. I-group mo siya under services, services offer, tapos ganun din, commission expense, commission payable. Tapos yung pangalan ng, ano, yung pangalan ng ahente, yung kukuha ng commission, i-declare natin as vendor para mamaya mapabayaran natin yung ahente, sales rep 1. Okay? So, pag nagbenta tayo, create invoice, and then customer 1, magbenta muna tayo ng services. Ang kukunin natin is group services. So halimbawa ay worth 10,000 itong services na inoffer natin. So automatically, i-compute niya yung 5% pay expenses commission at saka commission payable. Now, pag sinave mo to, no, at tininan mo yung printout ng invoice, hindi naman siya makikita kasi hindi natin chinek yung ano yung print ng mga group item. So, tama pa rin yung invoice mo. So, nasa background lang yan. So, meron tayong 500 commission. I-double check natin sa P&L. So, ito yung commission expense 500. Ito yung sales 10,000. I-check natin sa balance sheet, meron tayong commission payable na 500. Tapos, so mukhang tama naman. Kung babayaran na natin yung ahente ng commission, mag-right check tayo, kuha tayo ng pera sa banko natin, sa BDO. Tapos, tawagin natin yung pangalan ng sales rep. Gagamitin mo is commission payable, hindi yung expense ha, kasi nandito yung 500 eh. So, bayaran mo na siya. Mag-issue ka na ng cheque sa kanya. So, pag dinouble check mo yung balance sheet, wala na. Bayad na yung 500. Tapos, ayan, no, kumuha tayo ng pera sa BDO. Pag chinek mo naman yung ahente, happy na siya dahil nakuha na niya yung 500 na commission niya. Okay? Okay, done.